Umpisahan na po natin, no? Bibigyan muna namin kayo ng update dito kay Alice Go. Oh, nako ha. Ito po mga kababayan, eh yung 'di ba nagpatawag ng executive session, mga bossing. Tapos sasabihin niya daw po yung mga pangalan nung mga sangkot doon sa kanilang pogo-pogo o kung sino yung big boss nila doon sa pogo. Nako, mainit po ito, mga bossing. Panoorin po natin yung balita at para malaman natin, mga kababayan, kung sino po ang mga sangkot at dinawit ni Alice Go doon sa executive session, mga bossing. O, ito po yung balita. Ha? Detalye, mga senador. O, ito. Liitan natin, no? Liitan natin, tapos yan. O, game. In 3, 2, and banat! Sure, may ibinigay bang ibang detalye, mga senador, nakasama sa executive session kung ano itong mga tugmang impormasyon na ibinigay ni Alice Guo? Monica, dahil sa rules of order on executive session ay limitado o hapyaw lang yung mga detalye na ibinahagi ng mga senador mula doon sa kanilang eksklusibong pakikipag-usap kay Alice Guo alias... Opo, kahit na, mga kababayan, ha? Panigura, sige nga, nandyan tayo dyan sa comment section. Sige nga mga bossing, pumula nga kayo ng mga pangalan na posible, no? Na posible na inikanta ni Alice Guo. Ayan, nandyan sa comment section. Babasahin ko yan habang pinapakinggan po natin yung balita. Guo whopping. Ngunit hindi, or para kay Senador Rizal Ontiveros, ay hindi ito ganoon kakontento sa mga impormasyong inilahad ng dating Banban Tarlac Mayor sa naturang executive session. Oh, sabi ko na nga ba kulang pa din ho mga kababayan . Sabi ko na nga ba, baka mamaya sinagot din lang sila niya nung paulit-ulit . Nagbigay ng konting mga pangalan, no? Binigay siguro yung mga pangalan ng mga politiko ng Pilipinas na tumulong sa kanya para lumabas. Baka meron dyan, ha? Sige nga, ikomento nyo kung sino sa tingin nyo yung kinakabahan ngayon. Di ho ba? Oh. Isang prominenteng pangalan ang lumitaw sa executive session ng Senado kay Alice Guo. Ito ay ang inihayag ni Senador Ontiveros matapos ang hiniling na executive session ng dating alkalde. Paliwanag ng mababatas, tumugma ito sa teorya o kuro-kuro na naibahagi sa pagdinig ng Senado sa ilalim ng Committee on Women's, Children, Family Relations and Equality. Okay. Hindi pa din ako masyadong satisfied sa mga pahayag sa executive session. Bagamat, there was one crucial personality confirmed by Guo Whopping. This corroborates a theory that... Baka ito din ho, mga kababayan, yung foreigner na sinasabi. No? Ang gusto natin mismong makuha, mga bossing, na mga pangalan po, yung mga lokal. No? Yung mismong mga, kung nagtatrabaho ba yan sa gobyerno, kung ibinoto ba ng taong bayan yan, yun yung gusto nating makuha, mga bossing, no? Para naman mabigyan ng karampatang parusa ng Pilipinas. So, ibinigay niya yung Chinese personnels din. O, yun din, paulit-ulit, ano? The committee shared a month ago. Sinabi naman ni Senador J.B. Ejercito na inilahad or nailahad din ni Alice Guo kung paano siya nakapasok sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo. Opo. Eh di ba sabi para maging mayor ako, tinulungan din ako nung dating presidente. Naalala niyo po ba 'yon? At tapos diyan mga kababayan, meron din tulong na galing naman po doon sa dating mayor. Ang tanong ngayon, paano nga kaya siya nakapasok? O bit-bit niya na yan, galing China, papunta po ng Pilipinas. Inaasahan niyang maglalahad pa si Alice ng ibang detalye kapag mas komportable na itong magsalita. Siguro konting hilot pa, no, mga kababayan. Kasi po, bandang... nung tinatanong na po ni Senator JB, medyo umu-okay-okay. Sabi nung iba, ganun lang pala ang diskarte kay Alice Go. Kailangan medyo paawa ng konti. Kailangan naaawa ka para magsalita ng konti. Kaso konti pa din po. Kayo, pinapakaba nyo yung mga politiko natin. Pinapakaba nyo yung ex-PNP chief.
kung sino man yun. Lalong dinadaga si bato niyan eh. Biruin nyo ha, walang pinangalanan. Oh. Pero si bato, umaalma agad. May mga nagtutugma-tugma naman eh. Siguro pag natapos ito, hopefully matapos na mag-terminate na natin ito. Kung magsabi po siya ng nung pinaka most guilty, tinanong ko siya kung siya ay guilty, sabi niya hindi, he's guilty. So, kung masabi niya kung sino talaga mastermind, then yun naman importante, malaman natin yung pinakapuno eh. Diba? Eh siguro pangakuan nyo ng Witness Protection Program, WPP. Ano mga kababayan? Iparamdam nyo sa kanya na safe siya. Oh. Sa pangangalaga po ng Witness Protection Program, eh baka lalong magsalita na yan. Kasi ano po eh, kumbaga, nangangapa po yan eh. Ho, nangangapa po yan, yung tipo niyang, tipong inaalam niya, ano ba, kapag ka ba nagsabi ako ng totoo dito, pag siniwalat ko ba, eh, safe pa din yung buhay ko kahit na nasa Witness Protection Program na ako. O baka kaya pa din nila akong pasukin kahit nasa WPP na ako. Ganyan yan eh. Napapaisip po yan, mga kababayan. Sabihin nyo, no? At iparamdam nyo sa kanya na safe talaga siya. O, baka makuha yung pinaka guilty, yung pinaka most guilty. O, ibig sabihin eh, bossing. Masakit niyan, mga, o masaklap niyan, mga kababayan. Baka po yung pinaka bossing pa, eh, no? Eh, nagseservisyo pa sa ating bayan. Yun ang masakit diyan. Sabi ni Gemma Garais, 47 like, Boss Mark. Shoutout. Oh, Boss Mark, watching from Bintar, Ilocos Norte, Maxi Andrada. Ako naniwala, baka form lang ito yung mga, ano to, bro? Yung mga babaeng ito eh. Binigyan din ni Senador Ejercito na mahalaga sa ngayon ay nagsalita na si Alice sa halip na umiwas lang ito sa mga tanong sa pagdinig ng Senado. Ngunit isa lamang anya itong icebreaker o pambasag sa inaasahang mas marami pang impormasyon na makukuha ng mataas na kapulungan ng Kongreso kung masusundan pa ang executive session. Depende kayo sa chair yan, pero mukha namang meron kasi baikli pa lang yung... nag-time na kami, session time na. Preliminary na ito, icebreaker, ika nga. May picture. Si Swal Mayor, sabi ni Swal Mayor, nagpa-picture lang po. Tapos, etong nasa taas, yung kapatid ni Alice Guo, na si, ano pangalan yan? Vincent ba? Hindi. Wesley Guo. Oh, ha? Tapos, sabi ni Mayor, eh hindi po kami magkaano-ano niya si Alice Guo. Sa ngayon wala pang naitakdang petsa kung kailan isasagawa ang susunod na pagdinig ng Senado kay Alice Guo at ang mga isyong kinasasangkutan nito. Inaasahan na dadalo naman dito ang mga personalidad na nasa ilang litrato kasama ang Pogo personalities na naipakita sa huling pagdinig. Si ano po yan, di ba mga kababayan? XPNP Chief Acorda, mga bossing. O, tapos si Bato yung ngawa ng ngawa. Ano? Si Bato yung ngawa ng ngawa. O. Since photos of a former chief PNP and other PNP personalities with Pogo personalities were shown, we deem it important to give them a platform to respond in the interest of fairness. Ayan, eh, hindi pa guilty yung mga yan. Ano? Pwedeng kasing hindi naman nila nakilala tapos nakasama talaga doon sa picture lang. Mga kababayan. Pero ang importante po dyan, mga bossing, eh yung talagang haharap po sila doon sa mga hearing at ipapaliwanag nila. Binibigyan po sila ng oportunidad, mga kababayan, na ipaliwanag po at ilabas yung kanilang sarili dito kung sangkot man sila sa Pogo. Ayan ha. Pero, eh kaso si Harry Roque ho, mga kababayan, iba yung trip eh. Trip po, magtago eh, no? Kesa ipaliwanag ng maayos yung kanyang sarili. Sabi ni Benny Dolentino, good morning, Idol. Maganda umaga po at nandyan si Nanette Osorio. Oh. Sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi maaaring paratangan lang ang isang individual batay sa larawan. Ito ay matapos na mailabas ang isang larawan kung saan makikita yung mga Pogo personalities kasama yung ilang mga PNP o dating mga official ng Philippine National Police. Kailangan nilang ipaliwanag yon. Huwag silang gagaya kay Kibuloy
wag silang gagaya kay Harry Roque. O, wag din silang gagaya sa iyo, Bato. 'Di ba? Para malinis nila yung kanilang pangalan. Eh ikaw kasi pinapatawag ka na diyan eh. Oh, ang dami nagrereklamo sa iyo pero ikaw mas pinipili mo na hindi magpaliwanag. Tapos sasabihin mo eh pinopolitika lang ako niyan. Pinopolitika ako ng mga 'yan. Di ho ba, mga kababayan? Ito si Bato, pinakaduwag ho yata ito eh. Huling pagdinig ng Senado. Ngunit tiniyak umano ni dating PNP Chief Benjamin Accord Jr. sa Councils of PNP Chiefs na wala siyang ginagawang masama. Ayan. Sabihin doon sa aming group chat na I'm not the one. Sa amin. Antayin natin yung official na explanation. Iba to na unang umiiyak ho, mga kababayan. Wala pang sugat, nasasaktan na. No? Nabanggit lang po eh, merong isang ex-PNP chief na tumulong sa amin sa paglabas. Aba, napasugod po doon sa hearing, mga kababayan. Napasugod sa hearing at sino yung binabanggit mong ex-PNP chief? Baka mamaya may ganito, baka merong script na lumalabas dyan na si Bato yung ex-PNP chief, etc. Halatang kabado po eh, no? Monica, kanina ay ibinahagi din ni Senador Bato de la Rosa na mas panatag na ngayon yung Council of Chief PNPs matapos nga ang public apology ni retired Armed Forces of the Philippines General Raul Villanueva. Yan ang latest dito. Okay na, Bato. Okay na, Bato. Nag-sorry na sa iyo. Sana tahimik ka na niya. Nag-sorry na po. Kasi humingi po si Bato de la Rosa. Naku, kailangan mag-public apology ka sa amin. Wala naman po pinangalanan. Mag-public apology ka kasi kinabahan yung mga kapulisan. Ba't ka kakabahan naman? No? Kung isa ka doon sa ex-PNP chief na alam mo wala kang ginagawa, bakit ka naman kakabahan? Eh, ang mga dinadaga lang po, mga kababayan, yung sa tingin nila, naku, mukhang sumablay ako doon sa ginawa ko dati ah. Doon, yun yung mga defensive ho, mga kababayan. Ito sa Senado. Balik sa'yo, Monica.